siya sa mga nagpapainit ngayon ng NBA game, si Steph Curry, na nitong linggo, bisita natin. Mula sa pag-drive, pag-assist at pag-score, kahit pa wala siyang sapin sa paa. Ang 13 anyos na si Justin, kopyang-kopya ang mga galawan ng NBA superstar na si Stephen Curry. Kaya ang bansag sa kanya, batang Steph Curry ng Pilipinas. Steph Curry, gusto ko kayong makalaban o maglaro. Matapos namin siyang itampok dito sa ating programa nito lang Pebrero, mas ginanahan pa raw siyang mag-basketball sa ibinigay naming rubber shoes. Katunayan, may natutunan daw siyang bagong basketball skills at moves. Kahit maliit po ako, magaling pa rin po ako mag-basketball katulad ni Stephen Curry. Ang ina ni Justin, domestic helper na ngayon sa Bahrain. Kaya ang kaibigan ng kanyang ina na si Evelyn ang nag-aalaga ngayon sa kanya. Yun yung pinakaayaw kong ma-feel niya na parang iba siya. Ang turing ko sa kanya anak. Kasi po para sa amin naman po yun eh. Kaya po siya umalis. Miss ko po yung pag nalambing po ako ni mama. Para kahit papaano maibsan ang lungkot at pangungulila sa kanyang ina, niregaluhan ulit namin si Justin ng bagong bola at Golden State Warriors na jersey. Pero ang nagpapalukso talaga ng dugo ngayon ni Justin, sa linggong ito, ang kanyang idolo na itinanghal na 2-time MVP o Most Valuable Player ng NBA, ang tinaguriang Baby-Faced Assassin, at binansagan din ng ilang basketball analysts bilang NBA's Greatest Shooter. Balik Pilipinas para sa Asian Tour ng sports brand na kanyang ini-endorso. Walang iba, in the flesh, si Stephen Curry. Sumabak siya sa isang press con, dumalo rin sa isang championship game, at naging panauwing pandangal sa isang basketball clinic. Isa sa mga napa-time out nung nabalitang nasa Pilipinas si Steph Curry, si Kath. He's doing everything para maging best shot. He will do this sign. As a Catholic person, sobrang akong na-inspired dun. Wala raw talagang interest noon si Ka sa basketball. Pero nung napanood niya si Curry, tila bumaliktad ang kanyang mundo. Ngayon, nangunguleta na siya ng NBA memorabilia mula t-shirts, jersey, caps, at limited edition Steph Curry shoes. Ang halaga raw ng lahat ng kanyang koleksyon, aabot na ng 40,000 pesos. You will feel satisfied. I collect it and I watch for memories. Ang naka-impluwensya kay Kath sa basketball, ang kanyang daddy June. Bonding po namin yun. Kahapon lang, nabigyan naman ako ng pambihirang pagkakataon para ma-interview one-on-one ang NBA superstar. My name's Jessica. It's such a pleasure to meet you and a thrill. They call you the greatest shooter in NBA history. 3-time champion, 2-time season MVP, 5-time NBA All-Star. Plus, the baby-faced assassin. How do you feel about being called all those? I'm definitely proud and excited about the accomplishments, but I try to stay in the moment as best I can and understand that there's more to learn. 5 taong gulang pa lang daw si Steph, nakitaan na siya ng interes sa basketball. Ang kanyang ama kasi, na si Wardell Curry I, isa ring NBA player. Do you feel like you were born to do this? I mean, I do now, but as a kid, I was exposed to a lot of different sports and passions. So up until that age, I didn't really know what I wanted to do full time. But all those different sports and things that I got into taught me a lot about myself. And when I got to the point when I was 13 that I chose basketball to really invest all my time to, there was no looking back at that point. And so if you can open yourself up to those different experiences, whatever you do choose or whatever your passion is, at the right time, it'll reveal itself. Pero hirap siyang makapasok sa teams ng mga malalaking college o university. Bukod kasi sa pagiging patpatin, hindi rin siya gaanong matangkad. They say you changed the game. You know, you say changing the game. I never really sought out to do that. I was just comfortable in my own skin and understanding how I was gonna be great as an NBA player. But I think just knowing that the next generation is looking up at the style of play that I have and trying to imitate it, that means a lot. Are you not overwhelmed by those giants? Can't be afraid. You can't be intimidated.
You might fall down and get hurt a little bit or get some bumps and bruises, but you gotta have that toughness, and that's what I try to have every night. Not even LeBron, huh? Not even him. You don't seem to have issues, which unfortunately for some seems to be a requirement for greatness. I have never proclaimed to be perfect in any stretch of the imagination. You know, I have certain struggles like everybody else. You fight doubt, you fight insecurity, you fight all those different things. But as you go through life, you find people around you that can support you. Life has a lot of different ups and downs. You don't always win. And that's the part that tests your integrity and your perseverance, how you deal with those down parts of life that make the ups, you know, that much more special. Sa tulong ni Steph Curry, natuldukan ang apat na dekadang walang panalo sa NBA Finals ang kanilang koponan. Mula noon, kinilala na ang Golden State Warriors bilang isa sa pinakamalakas na team sa NBA. You don't have the luxury of getting tired, do you? No, you can't, because I mean, it's hard. Climb to the top is extremely hard, but to stay there is 10 times harder. So, you know, being champions and coming back, that every team is gunning for us and trying to beat us. Pero kung meron daw pinanghuhugutan ng lakas sa kanyang bawat laro, si Steph Curry, walang iba kundi ang Diyos. You're not shy about your faith, and you even have a Bible verse in your shoes. Writing Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. My faith is huge in that respect, because I know I'm here for a reason, and I try to hold myself accountable and lean on God to give me that energy, that inspiration, and determination to be consistent in everything that I do. Thank you about writing about women and for supporting us. It's an all-inclusive sport. It's something that is for men, women, boys, and girls. I think it was nice to give a voice to those that don't have the ability to speak for themselves. I'm the father of two daughters that I want to be able to support them in whatever their goals and passions are in life, and hopefully move the needle in terms of the conversation around the gender equality. Yes. Would you like to give a message to your Filipino fans? Well, I appreciate the support. I mean, I know how much basketball means here in this country, and to have fun playing the game of basketball. No matter where it takes you, you can always challenge yourself and continue to get better. Kahapon lang, ang binansagan namang batang Stephen Curry ng Pilipinas na si Justin, isinama namin sa location ng aming interview. Wala siyang kamalay-malay. Makakaharap niya ang kanyang idolo. We would like you to meet Justin. There he is. Justin, come on. He's the young Steph Curry of the Philippines. What's up, my man? Oh, he's crying. Don't cry. Nice to meet you, my man. heard a lot about you. I've seen you play the game, man. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Nice to see you. he'd like you to please sign his ball. There you go. Oh, show them right there. Okay. So we gotta update you. Binigyan din ni Steph Curry si Justin ng bagong sapato. You're welcome. Agad nagpakitang gilas si Justin sa harap ni Curry. Impressed naman ang ating NBA hotshot. Oh my God! Perfect! Dream come true ito. Swerte mo naman. Nagpapasalamat po ako sa GMA po. Pati po kay Lord. Kasi po nakita ko po siya first time po. He's got game. He's got skills. I appreciate you, man. Enjoy your new kicks, okay? Ano sabihin mo? You're welcome. IKMJS na yan! Lahat tayo may kanya-kanyang iniidolo na inspirasyon natin para maabot ang ating mga pangarap. MAPA Most Valuable Player o MVP man yan sa hard court o sa totoong buhay.